Point, congratulations din ho muna sa pagkakatalaga finally sa inyo bilang Chief PNP. Yun hong sa usapin ng community pantry, meron din daw hong mangilan-ngilan pang nangyayaring profiling sa mga organizers ng community pantry. Sa inyo na nga hong manggaling, ano ba ang klarong panuntunan sa mga puliso na bibisita sa mga community pantries? Johnson, kasi yung profiling, alam mo, terminology or nami-misinterpret. Sa totoo lang kasi, ang trabaho naman ng pulis, lagi mag-imbestiga. Alamin na nangyari sa kapaligiran. Kaya yung pagtatanong kung yung mga 5Ws, anong nangyari dito, sino ba mga naandito ngayon, kailan, when, where, when, how, lahat na ito, kailangan na informasyon ng ating makabayan. Pero para lang wag masabi na pinoprofile itong mga ito, wala na lang masyadong tanungan. Pero yung mga basic na tanong na yon, tumihi kami ng pangunawa, hindi lamang po ng mga nag-o-organize ng mga pantry, kung hindi lang sa lahat, na trabaho ng ating pulisyon. Pero maliwanag po, at biniling ko na nga sa ating mga unit commanders on the ground, wala na masyadong tanong. Pagpunta nyo lang doon, sabihin nyo lang na andito kami para kami ay magbantay at tumulong para sa kaayusan. Ngayon po, sinasabi nga natin, bukas naman po ang ating mga police station at lahat, through the social media, kung tingin nyo po ay hinaharas kayo, iparating nyo sa amin. Pero uunahin ko na po, sa pagkakataong ito, na alam na lahat, nakatutok ng lahat, tingin nyo po ba ay gagawa pa kami ng anumang bagay na pwedeng makasira sa aming reputasyon at imahe? E pinipilit na nga namin na mapakita sa lahat yung ating magandang ugnayan. Kaya intindihin nyo po, bigyan nyo po ng pangunawa at hindi laging iniisip or misinterpret ang aming magandang layunin sa aming pakipag-ugnayan sa mga organizer ng mga community pantry. Opo. General Yasar, sa issue po naman ng red tagging, may mga insidente po kasi ng ilang mga police station, sila mismo ang nagpo-post sa kanilang social media accounts na mga pangalan na iniuugnay sa mga makakaliwang grupo. Anong panuntunan ng inyong liderato po doon? Well, una-una po, wala naman talaga tayong ginagawang red tagging. Kaya nga po kung tutuusin, di ba, yan namang yung pag-identify dito sa mga sinasabi ng mga grupo na ito, mismong yung kanilang pinuno ng CBP and PNDF ang nagsabi na yun yung mga front organization nila. Sila ang nagsabi nun. Sa atin, hindi naman natin talaga, dahil nga nagsimula yun, inuugday na lang yun dun sa ating ibang mga informasyon na lumalabas. Pero inuulit natin, nire-remind natin ang mga kabayan na huwag gumawa sa amin po, sa aming kapulisan. Nire-remind natin sila at palutulit sila sabihan, mag-ingat sa pagpo-post dito mga ito dahil laging nami-misinterpret siya. At kung meron pong kayong nakukuhang ganyang informasyon at sigurado naman na yan ay lulutang at lalabas, tama po na iparating nyo lang sa amin dahil we will caution them. At when insisting, we will make the proper sanction sa mga pulis natin na patuloy na gumagawa contrary to our directive and instructions.